Hello mga kababoy, dito ako ngayon magbibigay ng tips sa pagkagampot ng mga baboy, mga beak, lahat ng uri ng baboy. Ito yung gamit ko: pen strip, bacterid, antibiotic, and rofloxacin, Rubella, oxytetracycline LA, ivermectin sa purga, ito Norobet sa ito multivitamins, tapos oxytocin. Meron akong B complex at iron sa beak. Ang iron sa beak. So, paliwanag ko ito. Ginagamit ito sa may lagnat na baboy. Yung bagong panganak. Hindi ko makain, panay hingal. May MMA. Tapos, sa mga respiratory. Patibay ito. Ito yung, explain ko lang, ito yung generic name niya. Marami siyang halo. Ayan. May penicillin, potassium streptomycin. Ang ano niya, brand name ito. Robipen strip. Antibacterial. Tapos yung solution niya. 150 IU per mg. Per 250 mg. Tapos nakalagay sa kanya, intramuscular. Babasahin nyo lang to, kailangan nyo lang magbasa. So, ito yung 10 ml vial. Ibig sabihin, nahalo siya. Pakita ko sa inyo. Ito yung laman niya. Bali, pagkagamitin na to, huhugutin yung tubig nito. Yan, distilled water yan. Yan. Triple distilled water. Ihalo yan dito. Ito pang isang inahin na to. Tapos may indication naman yan. Kailangan nyo lang babasahin. Ayan. Nakalagay yung storage, caution. Wala po. Tapos kung kailan siya mag-expire. Tapos dito, kung anong mga gamot kung para saan. Indication, direction, tapos dito sa loob nakalagay kung para saan siya. Ginagamit ito sa ano, mostly sa may lagnat na baboy o yung grabyang ubo, hindi na bumabangon, greasy pigs. Yan, maraming gamot ito sa enteric, tapos systemic. Pag enteric kasi ibig sabihin sa digestive. Systemic yung respiratory. Mga bacteria yun. Tapos yung sa labas. Mga greasy pigs. Joint. Inflammation. Gamot din to. Ito naman yung bacteria. Ang generic name niya is enrofloxacin. May isang magandang brand din dito. Baytril. Gawa ng Bayer. Enrofloxacin din yun. Ang brand name niya. Ay, ang generic name niya. Ang brand name niya, Baytril, ito, Bacterid. Ang paggamit naman ito, naka-indicate naman dito kung ilan dosage ang gagamit sa mga hayop. Yan, swine, inject 1 ml per 20 kg body weight. Ibig sabihin, sa 1 ml, 20 kg kilos ng baboy, 1 ml lang. Pag biik, 0.3 or 0.2. Tapos 3D siya sunod-sunod. In deep IM. Ibig sabihin, araw-araw magtuturo ka in 3 days. Yan ang pagturok ng bacteria. Kaya ang iba, sabihin, nagturok na ng isang beses, hindi pa rin nagaling. Kailangan 3 days sunod-sunod yun. Ganun lang. Tapos babasahin nyo lang yung indication. Yan, enrofloxacin. Treatment na following condition. Bacterial and mycoplasmal pneumonia.
Pwede siya sa ubo, sa taytay. Tapos sa skin tissue infection, yung greasy pigs. Ito, napakatapang na nito. Kaya pag hindi pa naman masyadong malala, ito muna tinuturo ko, LA. Ito naman more on prevention. Pag sabi ng oxytetracin LA, ang ibig sabihin nito long acting. Umabot siya ng 3 days to 5 days bago ka mag-follow up. Ito naman, formula niya, oxytetracycline LA. Yan, may indication siya. More on prevention naman to and treatment. Sa enterocephalus, pneumonia, yung ubo, erysipelas, leptospirosis, yung sa inang daga, mastitis, yung sa dide na mamaga, putrat, diphtheria, swine plague, joint wound, mga sugat, yan. Maraming gamot to. Broad spectrum kasi to ng antibacterial. So, ginagamit ko naman to pag bagong anak yung hinahin, ito muna, prevention. Pag wala naman lagnat, nanganak lang siya para hindi magka-infection, ito yung ginagamit ko, 10 ml. Maximum 10 ml. Ito kasi 1 ml per body weight ng baboy. Kaya 10 ml lang ang pinakasagad nito sa inahin. Sa ano naman, sa nagtatay-tayong baboy, pag yung hindi pa masyado siyang grabe, yung hindi pa naman payat, nagtatay-tay lang, ito ginagamit ko 1 ml per biik. Prevention. Pero pag masyado ng bony, kita niyo mga likod, nangangayayat na, dehydrated, ito na yung tinuturo ko. Bacterid. 0.2 or 0.3. Araw-araw yon in 3 days. Ibig sabihin, araw-araw sa 3 araw ang pagtuturok nito. Hindi pwedeng isaan lang. Huwag nyo namang susobrahan. Kasi pag sinobrahan nyo, ma-overdose naman. Lalong mahirapan yung baboy sa pag-react sa gamot. Lalo siyang madidisgrasya. Kaya dapat kung anong nakalagay lang dito, anong nakalagay lang sa dosage and administration, yun lang yung ituturok nyo. So, hindi lang. Meron naman guide dito eh. So, yun. Ito, pag bagong panganak, turo ka ng 10 ml para prevention. Pero pag may sakit na, ito na tinuturo ko. Pag hindi bumabangon. Yung pag panayhingal, hindi bumabangon, may mastitis, yung matigas yung dide. Alatan mo yung matigas yung dide. Pag hinawakan yung matigas, tapos nakabaon siya. Nakalubog ang dide ng inahin. Mastitis yun. Ito yung prevention. Kinaumagahan yan, babangon yung inahin, kakain yun. So ito. Sa ubo, sa taytae, putrat. Marami itong antibacterial, broad spectrum. So ito, prevention and treatment. Pero pag sobrang malala, ito na ang ginagamit. Maganda to. Itong dalawa to, laging magka-tandem. Tapos, kung magagamit naman kayo nito, huwag kayong magpupurga. Pagpupurga naman, healthy yung biik. Ito ang kaganda ng ivermectin. Lahat ng parasitiko sa katawan, kahit mga galis, lahat ng roundworm, lungworm, eyeworm, lahat ng parasitiko, natatanggal nito. Binubuhay kasi nito ang hormone sa biik, yung GABA, binubuhay niya para i-paralyze yung mga parasitiko sa katawan na hindi dapat nabubuhay sa katawan ng baboy o iba pang hayop. Ito, ang pagtuturok naman ito, nakalagay naman yan dito. Ibig sabihin, 1 ml per 33 kilograms. So, kailangan nyo lang marunong kayo mag-compute. Hindi mo yan kita. Yan. 1 ml per 33 kilograms. Focus. Ito naman, 1 ml per 33 kilograms body weight na sa baboy.
sabihin 1 ml, 33 kilograms yung baboy. Ito yung 1 ml lang ituturok, huwag susobra. Tapos ang sa cattle naman 1 ml per 50 kilograms. So pag nagsa 250 kilograms yung baka, ituturok lang 5 ml. Sa baboy naman, kung nasa 120, tuturok lang 4 ml. Ganun lang. Subcutaneous. May pinakita akong video nito kung paano magturok sa pagpurga ng baboy. Tingnan nyo lang sa mga video ko sa ano, mga nauna kong video. Ito yung ginagamit ko, ivermectin genbet. Pampurga. Nagpupurga ako 10 days bago manganak. Mas maganda yun. Yung iba naman, pagwalay. Sa biik, 40 days to 45 days. Yun, pupurga yun. Tapos 85 days naman sunod. Tapos after 2 weeks, turo kayo ng vitamins. Norobet. EBD yan, complete vitamins na yan. Ito maganda naman to sa bago mag-breed or magbulog ng inahin. Para maraming ma-produce na biik ang inahin, puro kayo nito. Marami naman, may indication naman to dito. Sustundin nyo lang lagi. Pero ito, wala tong overdose. Pero maganda, sundin nyo lang yun kasi magbubukol yun sa, pag sobra naman sa email, magbubukol yun sa laman ng hayop. Ayan. Nakalagay naman yan dito. Sa calves, 5 ml. Sa poultry, 0.3 to 0.5. Sa mga pangsabong, maganda to. Piglets, 5 to 2 ml. Ayan. Sa sow, 3 ml. Lalagay ko nito sa inahin. Tapos ito naman, oxytocin. Pag nahihirapan mga anak yung inahin, tinuturo ka nito. 2 ml. Tapos, ang 1 ml yan, pampalabas ng biik. Ang 1 ml, poproduce siya ng gatas. Pag walang gatas, ituturo ko yun kasi ito. Oxytocin. Tapos ito naman, B-complex. Ayan. Yung mga B-lamil, mga ganun. B-complex, pampa, ano na dugo to, pampat gana, kumain. Yung mga nag lulugon yung molting, na mga nagmo-molting, maganda tong vitamins na to. Every 2 weeks or 1 month, tuturok. Nakalagay naman yan dito eh. Susundin nyo lang. Ayan. Sa cattle, 3 ml to 4 ml. Fighting cock, 0.25. Sa swine, ayan. 1 ml to 2 ml. To dogs, meron din. Ayan. Magandang vitamins to. B-complex. Ito naman, iron. Iron, dextran. Sa tinuturok to sa biik, 3 days. Pag 7 days kasi, maubos na yung reserve na iron ng biik na pamanan ng inahin. Kasi every day, magkukonsume siya ng 7 mg ng iron. So, ang pamanan lang inahin is 50 mg. 7 days. Pagkalipas nun, ma-anemic na yung biik. Kaya, may ano siya. May prevention. Tinuturo ka nito. Para may iron, may support na iron na yung katawan. Hindi lang naman to iron eh. May vitamin B complex pa to. Zinc, amino acid. Yan. Nakalagay naman yan dito kung ilan. 1 ml. Per week. Ayan, pina-follow up siya kasi ano siya, 10 mg lang per ml, 10 to 50 mg lang per ml. Pero kung 200 to, may mga gamot na 200. One ml, wala nang follow up. So follow up siya dito 3 days. Turo kayo ng 3 days, follow up nyo ng 12 days to 15 days. Ayan. Para hindi ma-anemic yung baboy. Tapos may vitamins na rin to. So yun. Ganun lang yung paggagamot sa biik.
kailangan lang sundin nyo yung indication dosage, huwag susobra para hindi mahirapan yung baboy, tapos huwag papalit-palit. Magturo kayo nito, tapos magtuturo kayo nito, turo kayo ng bacterid, magtuturo kayo ng LA. Kailangan kung bacterid, bacterid lang muna. Kung LA, pag hindi epektibo, tingnan nyo muna mga 2 times kayo mag-talk nito. Tapos 6 days, hindi nag-effective. Ito na yung gamitin nyo. Huwag yung pagtuturo kayo ng ngayon, ng LA, bukas magtuturo kayo nito. Kasi ito long acting to eh. 3 days dapat ang makikita ang result nito. 3 days. Tapos ito, everyday magtuturo kayo in everyday, 3 days naman to. Mabilis lang ang epekto nito. In 24 hours, nag-effect na to. So ito, GenBet. Yan, in-explain ko na lahat. So, kailangan niya lang sundin ang indication. Tapos, kung saan siya gamot. Kung paano magturok, ilang ml. At may mga withdrawal period pa naman yan. Basahin niyo lang. Para hindi madisgrasya yung mga alaga at yung hayop. So, ganun lang. Sa sachet naman, antibacterial. Yan, meron din siyang generic name. Tapos brand name, Aquadox. Gawa ng Metrobit. Soluble powder. Yan yung mga nakalagay sa powder niya. May vitamin siya, tapos antibacterial. Basahin nyo lang yung indication. Kung saan siya gamot. Tapos ilang tubig siya hinahalo. Ito nakalagay 5 grams sa 5 liters. Kung may empty Wilkins kayong 5 liters, halo nyo lang doon. Tapos nakalagay dito kung kailan siya isi-serve. Pero dapat maubos to in 24 hours. Kung hindi siya maubos in 24 hours, hati-hatiin nyo lang. Kalahati lang para hindi mag baba yung ano niya efficiency. Tapos ito naman agmictin pamorga. Yung ilibamisol ang ano lang non effective ay yung sa mga endoparasite, yung mga worm sa loob ng tiyan, sa lungworm na tatanggal din yun. Pero ito patigalis, tanggal ito pag ivermectin. So, itong ginagamit ko, mas maganda to. Lagay nyo lang, basahin nyo lang dito, may naka-indicate naman yan. 2 grams, yan, 2 pigs per 2 grams, per body weight, 30 kg. Yan, nakalagay naman dyan. Basahin nyo lang kung para saan, kung ilang biik, at kung ilang kilo na sila. Kailangan nyo lang magbasa para hindi ma-disgrasya yung baboy nyo. So, dito lang muna. Salamat!